Pag-usapan natin ang pag-ibig. Sinasabi nila na ang kabalintunaan daw sa sakramento ng kasal ay ito ay isang panghabang buhay na ugnayan sa dalawang tao na nakabatay lamang sa isang emosyon. Pero alam natin na lahat ng emosyon ay temporaryo at panandalian lamang. Yung purong-purong emosyon na pinag-uusapan natin dito ay yung emosyon na talagang sumasakop sa physical na katawan. At alam natin na hindi ka habang buhay na masaya. Hindi ka rin habang buhay na talagang malungkot. At hindi ka habang buhay naman na takot. Yung purong-purong takot talaga. At pag humupa na ito ay doon nagagana yung pang mas mataas na diwa ng ating pagkatao. At dyan talaga magkakasubukan kapag lohika at hinahon na ang umiral. Kaya mahalaga mga huling salita sa panata ng dalawang taong nagpapakasal. Pagsasama sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan. Pero hindi po downer ang kwento natin ngayon mga kapatid. Siguro, sasagutin lang nito ang tanong. Kapag mahal mo ba ang isang tao, handa ka bang magpakamartir habang buhay? Handa ka bang hindi na ikaw ang kanyang prinsesa, kundi siya ang iyong pagsisilbihan? Kahit ikaw mismo ay nahihirapan. Yan po ang kwento natin ngayon, na kwento po ni Rita ng San Bartolome, Quezon City, mga kapatid. Dito po sa Sana Lord. Lolo, boyfriend ko na po si Celso. Sana okay lang po sa inyo, Lolo Tasio. Rita, sa totoo lang, hindi ko to inaasahan. Pero tama ko nang hinala na hindi kayo magtatagal ni Nestor. Kaso, naawa ko dun sa bata. Binaasa mo siya masyado. Sandali, Rita. Boyfriend mo si Nestor? Akala ko ba kaklase mo lang siya? Ano? Hindi ba niya sinabi sa'yo, Celso? Celso, sorry. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo, pero wala na kami. Maniwala ka sa akin. Sana hindi ka naglihim sa akin. Sorry na. Please, Celso. Huwag ka namang magtampo sa akin. Okay, sige. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagtatampo dun eh. At saka, hindi naman mababawasan ang pagmamahal ko sa iyo ng dahil lang dun. Pero sana, sa susunod ah, huwag kang matakot na magsabi sa akin ng totoo. Mauunawaan ko naman yun eh. Rita, sa isang relasyon, hindi maganda kung marami kayong tinatagong sikreto. Hindi na po mauulit, Lolo. Mangako ka sa boyfriend mo na hindi ka na magsisinungaling kung magtatago ng anumang sikreto na pwedeng sumira sa relasyon ninyo. Celso, pangako, hindi na ito mauulit. Naniniwala naman ako sa iyo, mahal eh. Oh, basta po. Siguraduhin mo lang na bago ka makipagrelasyon kay Celso, wala ka ng gusot sa dati mong kasintahan, ha? Opo, Lolo. Tanggap na po ni Nestor na break na kami. Kaya ayos na po. Ay, mabuti naman kung ganon. Lolo, hihingin ko po sana ang basbas nyo. Ay, sige. Pero hindi ko muna kayo babasbasan sa kayon. Babasbasan ko na lang kayo kapag ikakasal na kayo. Tom sa bahay ko. Nasa na yung mga tito-tita mo? Nasa kabilang bahay. Dun sa kabilang kanto pa. Bale, ako na lang ang mag-isa dito sa bahay. In fairness ha, masyadong malinis ang bahay mo knowing na lalaki ka. Teka.
Ibig mo bang sabihin na ang mga lalaki ay burara? Hindi naman. Pero di ba nga, majority ng mga lalaki eh, hindi marunong maglinis ng bahay. Well, marunong din namang maglinis ng bahay ang mga lalaki, no? Pero sa totoo lang, napahanga mo talaga ako. Teka, baka naman may OCD ka. Naku, wala akong OCD, no? Malinis lang talaga ako sa katawan at sa paligid. Teka, umiinom ka ba? Minsan. Gusto mo ng beer? Huwag ka magalala. Light lang yun. Mamaya na lang siguro tayo mag-inuman. Okay, sabi mo eh. Bakit mo ako inimbitahan dito sa bahay mo? Tita? Teka, Celso. Oh, bakit? Bigla mo kasi akong hinawakan sa tagiliran eh. I love you, Rita. Sandali, Celso. Please, huwag kang matakot. Mahal mo naman ako, di ba? Oo. Oh, huwag kang mamutla. Magiging maayos din ang lahat. Ano ba kasing gagawin mo sa akin? Hindi mo pa ba alam, Rita? We're matured enough. At saka, nagmamahalan naman tayo, di ba? Pananagutan naman kita eh. Magpapakasal tayo pagkatapos ng pag-aaral mo. Mahal na mahal kita. Ano, papayag ka bang gawin natin ang ginagawa ng mga nagmamahalan? Oo, Celso. Ikaw ang bahala. Nangyayari sa'yo? Teka, ano bang pakiramdam mo? Hindi po ako okay, Lolo. May nakain kaya tang hindi maganda. Sandali. Teka muna. Hindi kaya buntis ka? Ha? Ako po? Buntis? Rita, magtapat ka nga sa'kin na po. Nagalaw ka na ba ni Celso? Opo. Kung ganun eh, dalhin mo yung lalaking yan dito. Kakausapin ko sana basinsinan. Celso, ngayong buntis ang apo ko eh, handa mo ba siyang panagutan? Opo, Lolo. Makakasalan mo ba siya? Opo, pero sa tamang panahon. Sa ngayon po kasi, hindi ko pa po siya pwedeng pakasalan kasi minor de edad pa po si Rita. Pero makakaasa po kayo sa akin na hindi po ako tatakas sa responsibilidad sa apo ninyo. Alam mo, Celso, masama pa rin ang loob ko sa'yo. Dahil hindi ka tumupad sa usapan natin na maghihintay ka ng tamang panahon para sa apo ko. Nabuntis si Rita nang wala pa sa tamang edad. Ay ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak namin sa kanya? Lolo, bala ko na po sanang kunin ng apo ninyo eh. Ano? Maglilimin na kayo? Ay, huwag po kayo mag-alala, Lolo. Bibigyan ko naman po siya ng maayos na buhay. Maayos naman po ang trabaho ko at huwag po kayo mag-alala. Ako na rin po ang magpapaaral kay Rita kung sakasakali. Lolo, payagin niyo na po kami magsama ni Celso. Ay, nako. Sige. Pumapayag na ako. Pero magpaalam ka din sa mga magulang mo, Rita. Sige po, Lolo. Oh,
Kumusta na ang baby ko? Okay naman ako. Ano ba? Ayan ka na naman ah. Oo. Oh, naglalambing lang naman ako sa mahal ko eh. Oh, huwag ka masyado magpapagod ha, love. Kasi alam mo na, matagal din natin hinintay na magkaanak tayong dalawa. At saka, alam mo, mahirap kang magbuntis kaya kailangan ingatan natin yung baby natin. Huwag ka mag-alala. Nag-iingat naman ako para sa anak natin. Celso, basta kapag malapit na ako manganak, gusto ko palagi ka lang nasa tabi ko, ha? Oo naman, oh. Basta ikaw ang masusunod, mahal ko. Ha? Uy, huwag mo na akong halikan. Hindi pa ako naliligo. Sus, eh mas gusto ko nga yun eh. Natural yung amoy mo. Tsaka kahit hindi ka maligo, mabango ka pa rin eh. Tumigil ka nga dyan. Ayoko ng mga sim. Sige na, maligo na ako. Yan. Sige love, bilisan mo ha. Para pagkatapos mo eh, maghaharutan ulit tayo. Oo na, sige. Basta hintayin mo ako, love, ha? Umanda ka sa akin mamaya. O sige na, papasok na ako sa loob. Aray! Aray ko! Nadulas ako! Ang sakit! Aray! Aray! Diyos ko! Tinudugo ako! Celso! Celso! Tulungan mo ako! Celso! Ano nangyari? Naku! Dinudugo ka! Kailangan dali sa ospital! Celso! Mga anak natin! Salga! Kumapit ka sa akin! Ayan! Celso! Iligtas mo ang anak natin. Oo. Hindi pwede mamatay ang anak natin. Oo, sige. Huwag ka na matakot. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Rita? Nandito na ako. Oh no, kumusta ka na? Eh, hindi ako okay, Celso. Oh, bakit? Ano ba sabi ng doktor? Yung anak natin... Nalaglag yung bata. Ha? Wala na siya, Celso. Wala na yung anak natin. Oh, sige, sige na. Tama na, Rita. Huwag ka nang umiyak. Hindi pwedeng mawala ang anak natin. Hayaan mo na. Pakiusap. Mabuti pa'y tanggapin na lang natin yung nangyari sa anak natin. Huwag ka makilala. Pagkakaanap pa naman tayo eh. Rita, nakikiusap ako. Please, huwag ka nang umiyak. Malapit na tayo sa bahay niyo. Ano? Ayos ka na ba? Oo. Eh, ano palang masasabi mo sa pamilya ko na dumalaw sa iyo sa ospital ng isang linggo? Mababait sila. Masaya silang kasama. Alam mo ba, botong-boto sila sa iyo. Talaga, Celso? Oo. Kaya nga sabi nila, pag naging 18 ka na daw eh, sila ang gagastos sa kasal natin. Rita, huwag ka na malungkot ha. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin eh. Oh, nandito na tayo sa bahay niyo. Rita! Lolo! Tito Rodel! Nandito na po si Rita! Ivy! Lolo! Papa! Rita, anak!
nagpayakap nga sa anak ko. Kumusta ka na? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Nalulungkot ako sa pagkawala ng anak mo. Magandang hapon po. Ikaw ba si Celso? Opo. Tamang-tama. Nandito na kayong dalawa ng anak ko. Mag-uusap tayong tatlo. Pa, maniwala po kayo sa akin. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. At tanda ko pong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Pa, nandito po ako para personal na hingin sa inyo ang kamay ng anak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Suportado ko kayo. At binabasbasan ko na kayong dalawa. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Salamat po, Pa. Salamat po. Basta, Celso, iho. Siguraduhin mong aalagaan mong mabuti ang anak ko. At wag na wag mo siyang sasaktan o paiiyakin. Kasi kung hindi, aba, talagang magagalit ako sa'yo. Ay, naku, huwag po kayo maglala, Pa. Ako po ang bahala kay Rita. At kahit kailan, hindi ko po sasaktan ang anak ninyo. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo, Celso. Maraming salamat po. Wag na wag mong sisirain ang tiwala ko, Celso. At ikaw naman, anak. Sana maging mabuting asawa ka kay Celso. Opo, Pa. Eh, kung ganun, binabati ko kayong dalawa. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Abay, hindi lahat ng pagsasama ay kasimpalad ng kay Celso at kay Rita. May basbas ng magulang. Bawal na pag-ibig sa una pero at magbunga at nangako naman itong si Celso na gagawin. At pangangatawanan ang kanyang dapat panagutan. Kahit na paaralin daw ang babaeng kanyang nabuntis. Pero nang makunan si Rita ay doon nila simulang naunawaan na ang pag-aasawa pala ay hindi higaan ng mga bulaklak. Pero hanggang kailan kaya nila mararamdaman na ang mga rosas din pala ay may kasamang mga tinik.